Simple at payapa ang buhay noong nag-umpisa sina nanay at tatay. Masaya at kontento sila sa Panginoon. Hanggang sa unti-unting lumaki ang pamilya, unang blessing sa kanila ay si Ate Weng, ang panganay namin. Nasundan pa ng isang babae, si Lenny. Apat akalain mong nadagdagan pa ng isang babae. At syempre, ako yon, si Lorraine. We are the Mayans, pamilyang nabuo sa biyaya ng Panginoon. Kontento at masaya kami, lalo na pag sabay-sabay kaming kumakain at nagkukwentuhan. Yun nga lang, tumatanda na rin kami at nagkaroon ng kanya-kanyang mga buhay. Unang bumukod si Ate Weng, nagkaroon na rin kasi siya ng sarili niyang pamilya. Oh, ano naman, kalat-kalat na yan. Hindi na natapos. Araw-araw na trabaho, ganito na lang. Luto, lala ba maglilinis? Ayan, hindi na natapos. Sumunod namang bumukod si Ate Lenny. Sobrang busy kasi niya sa work eh. Di ba dapat kapan pa yung report na yan? Esensya na po kong salit sa question. Sa amin po, marami rin kasing nakalagay. Esensya naman. Sige, pag-aralan kami mahal. Ako naman, kinakailangan ko na rin umalis para mag-aral sa aking dream university. Wait lang, Ate Mayan. May share lang ako about sa school. Medyo struggle kasi kami sa paggawa ng thesis eh. Bakit? Yung mga iba kong ka-group, hindi tumutulong sa thesis. So, parang ako lang halos gumagawa ng ano namin, i-de-defend. Alam mo, ganyan din yung mga kasama ko. Pero grabe no, nakakapagod talaga. Kaya nga eh, konting thesis na lang. Makakabawi na rin tayo sa mga magulang natin, Ate. Totoo naman. Tara na! Ta? Ay, ang hirap naman ito. Sino pala ako kumakain? Ilang araw na rin akong puyat. Ko na kaya. Kapagod.
Kaso, sa pagtanda namin, parang nakakalimutan na rin namin na tumatanda ka rin pala si nanay at tatay. Hoy! Almost the end of the year na, mga kalalakihan. Kailangan natin yan ng mga asawa natin kasi nasa kanila yung pera natin. So, doon sa mga pagbigay sa mga nagkakaroling, sila na lang ituro natin. Alam niyo po ba? Kahapon, napakasaya. Pero nami-miss po natin yun eh. Ngayon po, pag-uusapan natin, may kinalaman sa pagmamahal ng Diyos sa bawat pamilya. Yun po yung isang essence ng Pasko na dapat natin talagang bigyan ng pagpapahalaga. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pong sharing time. Nais po nating hingan ng maibabahagi sa ating pong pagtitipon si Kuya Eugene. Isa po siya sa mga apo ng mga Baltasar na nais magbahagi tungkol sa pagmamahal ng Diyos sa pamilya. Yung high school nga pa lang ibahagi, sharing ko sa inyo na about sa pamilya ko. Maraming up and down na problema, pero pag nasa Diyos ka pala, makikita mo yan yung kaibahan na laging siyang tawag mo na sa kanya, sasagutin ganyan. Pero yung sagot na yun, hindi basta-basta ano eh. Kailangan mong taanan yung hirap, sakit. Para, siguro para matuto kami, yung pamilya natin na ano eh, yung makita na kailangan mong paghirapan yung mga bagay na dapat para tumiba yung pamilya. Siguro, hingin talaga natin sa Diyos na ano eh, ilapit natin yung mga bata mula sa paglaki nila hanggang sa pagtanda talaga na hawak nila yung salita ng Diyos. Ilang po yung nais kong ishare na. Oo nga eh. Katulad nung na-share ni kapatid na Eugene, nais ko rin share yung tungkol sa family. Noon dati, nung maliliit pa yung mga anak ko, napakasap kumain sa lamesa. Kahit na makukulit, kahit na nag-aagawa sa pagkain, masaya. Pero ngayon, nung nagsilaki nga sila, doon mo maraman na malungkot, dalawa na lang kayong kumakain kahit na maraming pagkain. Nakakamiss pagka kakulitan ng mga bata. Sige, mga kapatid, bago tayo magtapos sa panalangin, ay ipanalangin natin yung mga isinira natin mga kapatid. Lord, salamat po sa napakayamang pamunuan mo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa mga kapatid namin na patuloy na ibinahagi ang nalang pamilya, lalagit sa pamilya po ng mayang kung paano na ipinakikita mo ang aming Panginoon. Kung wala kayo sa buhay ng bawat pamilya, ay walang mangyayari sa buhay ng bawat isang pamilya. Salamat dahil itinuro mo po ito sa amin at patuloy na naunawa namin ang tunay na kaunyugan ng iyong bugtong na anak. Salamat po sa umagang ito, Pangalan Jesus. Amen. Oo nga po na, kailangan natin mag-practice para sa Christmas party. Di ba? Kaya, umisa na natin. Pasko! Pasko! Pasko na ang muli! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way! All of us party, so right and wrong, so best. Magandang umaga po mga kapatid. Kamusta na po kayo? Salamat sa Panginoon na yung umaga ay muli tayong sama-sama. Tatagal po ng mga panahon ay tayo ay uli nagkita-kita. At sa ating patuloy na pag-aaral ng salita ng Panginoon bilang isang grupo, ay nais ko po sa inyong basahin ang talata na tumutukoy po ito tungkol po sa ating pamilya. Ito po yung sinasabi po sa Awit Kapitulo 112 ay ganito, "Purihin si Yahweh, mapalad ang tao na may takot sa Diyos. Siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi ay magiging dakila, pati ang angkan ay pinagpapala. Maging sagana sa kanyang tahanan, karunungan niya ay walang katapusan." Kamusta po yung ating tahanan at ang ating paglilingkod sa Panginoon? Mabuti po, Jack, sa awa po at biyaya ng Panginoon. Masasabi ko po na blessed po kasi po yung po
katahimikan ng pamilya sa puso at sa isipan. Yan po. Salamat po. Ate Lee, kamusta po? Ano po ba ang ating nagiging karanasan doon sa ating tahanan? Sa inyong pamilya? Medyo malungkot po pala pagka tumatanda. Eh, ba't ako iiyak? Ayan sinasabi ko. Ay, naku, Lord. Yun na, iiwan ka mag-isa. Kasi yung mga pamilya, yung mga anak, meron ng kanya-kanyang buhay. Yung dating magulong bahay, nagiging tahimik na. Kasi kayo na lang mag-asar. Pero okay naman po. Medyo iyon lang po yung sitwasyon pagka lahat ng mga anak ay mga malalaki na, may sariling pamilya, tapos may iwan po yung mag-asawa. Babalik sila na lang ulit na nawa. Sige po mga sister, pag-pray po natin ang pamilya Mayan. Sige po, let's pray po. Dahilan namin Panginoon, pinakakatiwala po namin ang pamilya Mayan. Kayo po ang higit na nakakala po ng sitwasyon ng buhay po nila. Dalangin po namin na ingatan niyo po sila pagpalain at tulungan niyo po sila sa kanilang mga pinagdadaanan. Maraming salamat po sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Parang ang lungkot naman natin. Tara, mag-practice na lang tayo. Hey, just come on! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Tay, may plano ka na ba para sa reunion natin? Yun lang. Wala pa. Pero kung magre-reunion tayo, makaka-attend kaya sila? Yan ang hindi ako sigurado. Hindi ko pa rin kasi sila nakakausap. Mga busy siguro sila sa trabaho. Mga busy sa bahay, sa buhay, sa mga anak. Yun nga, nakakamiss yung mga apo. Kung masaya naman sila, okay lang sa atin. Tayo kaya, naaalala nila? Siguro naman, Tay. Kaya lang, makakalungkot talaga lalo na pagka ganitong panahon. Dati, ang gulo-gulo ng bahay, lalo na ng mga bata pa sila, nagkakagulo sa pagsusukat ng damit. Kanya-kanya tayo ng paghahanda para sa pagsasaluhan. Ngayon, tayo na lang dalawa. Hindi na natin sila, hindi natin alam kung sino darating, sino ang makakasama natin. Kumusta hindi natin sila? Pwede naman. Baka makadalaw sila sa atin. Hello, Naitay. Kamusta po? Hello. Ay, Nanay. Hello, Tata. Hello. Tatay mo na kasi bangot. Tatay mo na kasi bangot. Yung maintenance mo na, naayos mo na. Tumawag kami kasi gusto naming malaman kung paano ba yung reunion natin. Makaka-uwi ba kayo sa Pasko? Naku. Nanay, baka hindi ako makauwi. May mga trabaho akong nasa, naiiwan pa sa office. Sa bahay namin, hindi pa rin ako nakakaligpit-ligpit. Itatry ko po, Nanay. Hindi ako nangangako. Ayoko po, na-try ko kasi may project meeting pa kami. Marami pa kami project. Tapos, sunod-sunod. Asensya, Nanay. Pagunto. Nako, Naitay. Halos kakauwi ko lang po galing ng school. Nandito po ako ngayon sa dorm. Next week po, meron kaming thesis defense eh. Baka po hindi ako maka-attend ng reunion natin. Ganun pa? Pasensya na, Nay. Ingat na lang. Sorry po.
Mag-iingat din kayo dyan. Opo. Po, nanay. O, sige. Okay, nice po. Bye-bye po. Ingat po kayo palagi. Po namin. Pero di kami nakakapangako. Oo, sige. Bye-bye po. Na. We love you po. Bye-bye po. Ingat po kayo. God bless. Yes po. Bye-bye. O ano, mga kapatid, mga sister ko, ano na? Oo, mga kapatid. Paano ba yan? Eh, marami kong trabaho. Pero tingnan natin. Singit natin. Mukhang malungkot ko. Surprise na lang. Sige. Pwede yan. Parang makabawag tayo sa kanila. Mukhang galit sila kung ina, no? Malungkot eh. Kanya-kanya na lang dala. Bawi na lang tayo. Hi. Noon lang namin na-realize yung lungkot na nararamdaman ni nanay at tatay. Salamat talaga sa Lord at hindi pa huli ang lahat. That Sunday, sinamahan na namin sila mag-church. Grabe, nakakamiss nga. Ate Weng, Ate Jenny, taro po dito. Anay, tay, meron lang po kaming inihanda unting regalo para sa inyong dalawa. At dito po, ito po yung tinatawag namin compassion jar. Dito po namin isinusulat yung mga bari na ipinagpapasalamat namin sa Panginoon tungkol po sa inyong dalawa. Ito po. Salamat, Mahala. Ito, mag-iiyakan pa tayo. Nanay at tatay, gusto po pong malaman ninyo na sobrang nagpapasalamat po kami sa buhay ninyo. Walang hanggang pasasalamat po sa inyong pagmamahal, pag-aaruga, at sa napakasarap po ninyong mga luto. Miss po namin kayo palagi. Pasensya na po kung busy kami madalas. Hayaan ninyo po na sana kaming bumawi sa inyo. Love namin kayo, nanay at tatay. Love ang pinakamaganda yung panganay. Love na love po kayo. Umpasa ka. Ito naman po sa akin. Nay, tay. Praise the Lord po sa mga buhay ninyo. I am very grateful to finally celebrate Christmas with you. Very sorry po sa lahat ng mga pagkukulang namin. Let us enjoy this Christmas season together. Love you both, Bunso. I love you too. Mula noon, every year na namin ginagawa ang Compassion Jar Tradition. At araw-araw na rin namin dinadamayan ng isa't isa sa biyaya ni Lord. We are the Mayans, ang pamilyang binuong muli ni Lord at ng pagdadamayan.